Ikalawang Kabanata. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang mga matatamis na salita para lamang sila yumaman. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pito niyang kasama. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang namigati dahil sa mga kahalayang ginagawa nang masasama noong panahon niya. Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya at kung paanong parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na nasa ng katawan at humahamak sa kapangyarihan ng Diyos. Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit. At sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Samantalang ang mga anghel na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang pagharap sa Panginoon ng sakdal laban sa kanila. Ang mga taong ito'y parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan, kaya't papatayin din sila tulad ng maiilap na hayop. Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila'y ang hayagang magpasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa sila sa inyong salo-salo, ngunit kahiyahiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa nilang kayo'y kanilang nalilinlang. Wala silang hinahanap, kundi mga babaeng mapag-aaliwa nila. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga sakim at sila'y isinumpa. Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. Dahil dito, siya'y sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. Ang nakakatulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. Mataas silang mangusap, ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong may likong pamumuhay. Ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo
ay alipin ng kasamaan. Sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang labanan. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana at ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban.